You know, welcome back guys. Kalimeng unahin po, nandito naman tayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, by subscribe at pakiwan ng notification bell para palagi kayong updated. Ayan, at mag-join po kayo sa ating membership guys. So meron po tayong dalawang barya ngayon guys, no? Ayan, isang piso at isang 10 piso. Pag-usapan natin ngayon, error coins. Ayan sa guys, no? Bakit nga ba mahalaga na malaman din natin yung mga error coins guys, no? Meron kasi mga nagsasabi diyan na ang dami-daming magandang coins, bakit error coins pa, no? Tama naman po 'yun. Yun nga sa mga ganito kasi, no, sa mga barya, nagiging special na mga barya, nagkakaroon ng value ang mga barya bukod sa kanilang mga condition, ay yung mga error coins ay pinahalagahan din po 'yan natin, no, nating mga collectors. Pero guys, meron din po tayong mga dapat tandaan, no? Hindi po porket meron tayong nahawakan na errors, iisipin na natin, lalong-lalo na kung bago pa lang tayo sa pang-collection, no? Iisipin na natin, baka meron itong value. Meron din po kasi tinatawag yung mga error coins na mga common at rare error. Guys, no? Katulad ito pong atin, no? Ito kasing aking hawak na 1 piso tsaka 10 piso ang error po nito, no? Nagtingin ako sa online, tinignan ko kung anong klaseng error itong ating hawak at may naihalin tulad tayo, no? Tumingin ako sa website ng ibang bansa, Amerika, meron tayo nakita na itong ating hawak ay katulad doon sa error na yon. At ang error po yun ay yun yung tinatawag na broad strike error. Ayan, pero may mga level yan, eh, no? May mga level yung mga error na yan, eh. Kaya sa ngayon, hindi ko pa masabi kung itong ating hawak may value, no? Pero bukod sa kanyang face value, di ba, meron pa rin value yan sa n.themista.com, di ba? Kaya lang kasi sa n.themista.com ang puro variation lang dun, eh, no? Ang binibigyan lang ng value doon yung kanyang mga condition, from very good condition to brilliant uncirculated, no? Pagdating naman sa error coins, ayan, yun na nga, sabi ko kanina, meron din yan tinatawag na common at mga pambihirang error. At yung mga pambihirang error na yan guys, ayan yung gustong makuha. Naisa na ako doon, no? Nagtitingin ako, kaya marami kasi nagtatanong, idol, ganyan-ganyan, meron akong error. Kaya pinasesend ko sa inyo sa Kalimeng Online Facebook page para tignan. At sinasabi ko naman doon, nare-replyan ko naman, kung hindi ko man ma-replyan lahat. Sinasabi naman natin na common error lang yan. Kasi as a nagko-collect na, pipiliin ko po yung mga magagandang i-collect. Ganun din po kayo, at pag natuto po kayo, siyempre, malalaman nyo yung mga common error. At malalaman nyo na rin yung mga rare error na, siyempre, yun ang gusto ninyong makuha. At kung kukunin nyo man yan, siyempre, kung bibili tayo, siyempre kung gagastusan na natin yan, dapat sulit, kasi itatago natin yan, iko-collect natin yan, at darating yung panahon na yung mga error coins na yan ay magiging maganda yung kanyang value. So papakita ko lang sa inyo to, yung dalawang example nito kung anong itsura ng broad strike error kit. Tapusin nyo na yung video. So bago tayo magtuloy-tuloy, pasok intro. Okay guys, tuloy-tuloy na tayo. Ito po yung website na sinasabi ko sa inyo kanina kung saan nakita ko yung broad strikes error na ating coin, no? Ayan, basahin lang natin. A broad strike is a coin that has been stuck outside of the collar. Without the collar in place to retain the shape of the coin, it will spread out in all directions. Many times the image will be distorted. So ayan, yun yung detalye ng error, no? Makikita niyo yung mga examples dito, penny to, eh. Parang nahahawig din siya sa misalignment, eh. Diba? Ayan, no? Meron siyang linya doon sa malapit sa rim. Ayan. Kaya yung aking coin na nakita dito, yung 2 piso sa 10 piso, masasabi kong halos kapareho na ito yun at pasok sa
broad strike error. At kung titingnan natin tong isa na ito guys, yung pagkabilog niya, yung circular niya, eh nawala eh, hindi na pulido yung pagkakabilog nito. At parang lumalim eh, no? Doon sa part na may linya. Ayan, no? Diba yung bilog, nagkaroon siya ng palalim eh. At palagay ko, meron ding klase nito na broad strike error na to, yung parang nakaangat, itong mismo nasa gitna na yan, no? Ayan, so pakikita natin yung ating dalawang coin para mai-compare natin. Okay po, ito na po yung dalawang coins. Isang 2017 na BSP series coin at isang year 2003 na 1 piso BSP din. So guys, ito sa 10 piso at tignan nyo lang yung doon sa may bronze part na yun, nasa gitna, yung kulay gold. No? Meron siyang parang circular na umikot na nag-emboss doon sa gitna ng bronze part na yan, no, di ba? No. Hindi siya doon na lumabas eh sa may katabi ng rim eh. Dito sa 10 piso na to eh, doon sa may loob ng inner circle sa part ng bronze. Ayan siya. Hindi siya ganun ka kitang-kita eh. Pero pag personal makikita itong coin na to, eh medyo nakaangat siya. So para sa akin, masasabi kong broad strike error itong isa na to. No. Ayan siya. Sa reverse naman, wala naman na unusual dito eh. Bali doon lang sa kanyang obverse. Ayan, kayo guys, baka meron kayong broad strike error. Kahit saang piso, no, tignan nyo mabuti yung talagang halatang halata. Kasi mas maganda kung makakahawak tayo ng ganito at pakipost sa Kalimeonine Facebook page para makita ko rin at malay nyo, di ba? Merong bumili. At ito namang 1 piso natin na year 2003. Magnetic ito. Ito medyo obvious siya. Yan. Sa rim. Tingnan nyo yung rim. No? Nagkaroon siya ng linya doon. Ayan. Diba? Nalalapit ta. Mas hawig na hawig itong 2003 na ito. Mas obvious yung kanyang broad strike error. Eh. Diba? Sa reverse niya. Ganun din. Yun no. So, kitang kita. Nagkaroon siya ng linya na halos naka-epekto doon sa mga script, sa mga lettering, di ba? Ito siya. So, ayun guys, ang ating examples ng broad strike error. At baka meron din kayo yung mas maganda dito. Ito kasi ng aking hawak ay hindi ganun ka-obvious. At sigurado ako merong mga coins na lumabas yan dito sa BSP series coins na talagang halatang halata, at yun panigurado ang mas may mataas na value. So kahit ito, examples lang natin lang naman ito, at least meron na kayong idea kung ano ang broad strike error. Ayan ang 2003 natin. So ayan guys, huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe ha? At pakiyaw ng notification bell para updated kayo palagi. So until next time po, God bless you all. Out na po tayo.